Ilang linggo matapos masunog ang Kasaa Canteen sa loob po ng UP Diliman, nasunog naman ngayon ang ilang gusali sa alumni center nito. Damay sa sunog ang bowling alley na ginagamit sa mga bowling classes ng mga estudyante. Narito ang report ni Dante Perelio. Pasado alas 11 kagabi nang masunog ang isang lumang gusali sa UP Diliman sa Quezon City. Partikular na tinupok ng apoy ang alumni hostel, cafe and restaurant. Damay rin ang katabi nitong bowling alley kung saan ginaganap ang physical education class ng mga estudyante ng kolehiyo, pati na ang barracks ng mga pinboy nito. Yung sumabog, yun na, yung para humingi kami ng tulong sa mga gwardiya. Tapos ho? Eh, lumakas na eh. Nung humingi kami sa gwardiya, kahit anong gawin namin, hindi na talaga umaano yung apoy. Pasado hating gabi nang ideklarang fire out ang sunog na umakyat ng second alarm. Aabot sa 200,000 pesos ang halaga ng pinsala. Problema sa linya ng kuryente ang isa sa tinitingnang sanhi ng sunog ng mga otoridad. Simula yung apoy doon sa Kisame. So probably na may mga short circuit. Nag-short circuit po yung electrical system nila dito, lalong-lalo na doon sa barracks nila. Doon kasi nagsimula yung apoy. Payo naman ng Bureau of Fire Protection, ipasuri ang linya ng kuryente sa bahay at gusali kada 15 taon para iwas sunog. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. Dante Perelio reporting.